Okay. So, sa gabing ito, ako po ay nakikigalak at naniniwala ko na lahat ng naririto ay nakikigalak din sa dedication ni Ann Natalie Adranedan. Sino po masaya? Yes. Ang malungkot pwede na lumabas. Bawal po malungkot dito kasi ano po ito, dedication eh. Alam niyo yung pag sinabing dedication, maya-maya, may masarap na pagkain. Inantala nila yung masarap na pagkain. Tama ba, Brads? Oh, tama. Malay niyo, pag natikman niyo yan, ulit-ulitin yung pangpumunta dito. Pero kayo na magbabayad nun. Sa kasalukuyang si Pastor Juan, diyan muna ang magbabayad. Agay, nagpapasalamat po kami at narito yung dalawang magigiting na lingkod ng Diyos na biniyayaan ng isang napakagandang anak. Nauna po si Hadasa. Nagtatanong nga kami kanina, sino mas maganda, si Hadasa o si Ann Natalie? Sabi ni Pastora, huwag mong sabihin yung bunso kasi magagalit si Hadasa. Pero maganda rin si Hadasa. Tama ba, Hadasa? See? Proud yung bata. Yan yung talagang ipinangangalandakan na sila yung maganda. Paglaki niya, hindi mo na matatalo yan. Okay, sa mga magulang po, kayo po ba yung lubusan na desisyon niya na iaalay ang inyong anak sa Panginoon? Nagagabayan niyo po siya hanggang sa paglaki? Sa salita ng Diyos? Sa provision sa kanyang mga pangangailangan? Kung sakali pong dumating yung time na yan ay umabot na sabihin natin 18, 19, 20 years old at tinawag siya ng Diyos na maglingkod sa kanya, handa po ba kayo ipagkaloob siya sa kanya? Katulad po ni Samuel, nung dumating yung time, sabi niya, i-dedicate ko siya sa Diyos para magamit sa kanyang templo. So, buong-buo po ba ang desisyon niya doon? Okay, marami po salamat. At tatanungin ko lang po yung lahat ng mga sponsor. Kayo po mga sponsor, kung sakali man na kayo ay proxy lang, entitled din po kayo magbigay. Hindi naman po pagbibigay ng pera ang pagiging ninong at saka nina. Meron po tayong responsibility, unang-una, yung pong spiritual growth ng bata. Napakahirap kaya na paglaki ng bata at magmamano siya sa'yo, ninong, nakikita niya may hawak ang beer. Ano? Tapos yung ninang naman niya, pinuntahan, siya naman ay kasalukuyang nag-ahalo ng, anong tawag to? Kwaho. Hindi, majong. Diba? So, anong kapupulutang aral ng bata kung mismo mga ninong at saka nina ay hindi magbibigay ng magandang halimbawa sa bata? Ang responsibility po natin, unang-una, dapat po ninyong ipangako dito sa harapan ng bawat isa at sa harapan ng Diyos na ipapanalangin niya siya every time na mag-pray kayo. Kung makalimutan ninyo, okay lang, patatawarin kayo ng Diyos. Pero sa susunod na mag-pray kayo, please, huwag ninyong kalilimutan. Amen po ba? Hindi lang po yun. Kung sakali pong pinasyalan kayo, dapat bibigyan niyo siya ng magandang aral. Tama po ba? Ano yung magandang aral na sasabihin niyo sa kanya? Sige nga, magbigay tayo ng halimbawa. O anak, pagbutihin mo ang iyong pag-aaral. Di po ba? Tama po ba yun? Ano po yung magandang aral na pwede natin ibigay sa kanya? Sumunod sa magulang. Huwag maging pasaway. Pagkamat ako'y naging pasaway noon, huwag po kong gayay. Tama ba? Hindi, totoo naman yun. Di po ba? At sa concept natin, minsan-minsan, aminin natin yung ating mga pagkakasala. Okay? Ano pa yung pwede maging ibigay natin payong sa bata bilang ninang at saka nino? Mga ninong naman, gusto ko mapakinggan yung mga boses ninyo. Kahit proxy lang kayo. Alam mo, kumain ka ng mabuti. Yan. Huwag mo nang tira ng ulam si tatay at si nanay. Di ba? Pwede po yun ba? Magbigay tayo ng magandang halimbawa. Kasi yun lang po ang pwede natin ipamanas sa kanya. Ipamanas sa kanya. Can I hear again for that? Okay, sa buong kapungol naman po naririto kung nagkataon po napapasyalan kayo ng bata, ano naman po magandang maipapayo niyo sa bata? Meron po ba kayong pwede ipakita ang magandang halimbawa sa kanya? Wala taong kausap ah. Can I hear amen? Salamat, narinig pala ako. Okay, ano naman po pwede natin ibigay ng magandang halimbawa? Unahin na lang po natin yung panalangin. Ipanalangin po natin siya. At pagkatapos, dapat, para makapagbigay tayo ng good example, kinakailangan po eh, matutuloy tayong magbasa ng Bible. Kasi, tanging salita lamang po ng Diyos ang pwede magbago ng buhay ng tao. Tama po ba ako? Amen? Amen. Okay. So, yun na lang po. I-request ko po ang mga ninong at saka ninang na ipatong po ninyo ang inyong
kamay sa baby. Sa nanay na lang. Sa baby, hindi sa baby. Yeah. Okay. Ang gagawin po natin ay ibibigay po natin ang ating blessing sa anak. Okay? Ibibigay natin ang ating blessing na sasabihin natin bilang isang ninong o bilang isang ninang, ibinibigay ko ang paspas ko sa iyo, baby and Natalie at Raneda. Okay? Sige po. Pwede ko po pang i-request na ang magiging leader niya, si Pastor Silvia, para ipanalangin. Amang Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa buhay na ibinigay mo, Lord, sa batang si Anne, Natalie Adraneda, na siya, Diyos, ay binigyan mo ng buhay upang makita ang kagandahan na ginawa mo. Narito, Diyos, kami po ay sama-sama at nakikigalak na itataas po namin siya sa iyo. At bilang mga witnesses, Lord, na mga na ninang ni Anna Dali, amin pong ininadalangin na patuloy na pangunguna mo sa kanyang buhay ay manatili, Lord, mula sa oras na ito, amin pong itinataas siya sa iyo. Nawa, O Diyos, kung paanong naging pagpapala po siya sa kanyang mga magulang, kung paano, Diyos, na siya po ay ibigay mo sa kanila, naging kagalakan sa puso na mag-asawa, Lord, ang batang ito. Nawa, O Diyos, patuloy na ikaw ang siyang magbigay ng kagalakan sa puso ng mag-asawa na ang batang ito, Lord, mananatili po siya sa iyong presensya, Lord. Bigyan mo po siya ng kalusugan sa kanyang physical na katawan. Bigyan mo siya ng karunungan, lalo na mula sa iyong mga salita. At sa anumang kanyang pong lalakaran, ikaw, O Diyos, ang siyang laging manguna. Pagpalain niyo po ang batang si Anne Natalie Adraneda, Lord, nawa po sa mga darating na mga taon sa kanyang buhay, ikaw ang siyang patuloy na may taas sa kanya. Naniniwala po kami, Lord, kaming lahat na naririto na masasaksihan ang paghahandog kay Natalie, Lord, we believe na naniniwala po kami, makikita po namin kung paano mo gagamitin ang batang ito na siya binigyan mo ng kapangyarihan, Lord, na magamit mo siya sa iyong pong gawain din, Lord. Maraming salamat po. Iniiwan po namin sa pangalan ni Jesus ang pagpapalay, panatilihin mo sa kanyang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.